O, game. Hindi mo tatakpan yung camera, man. Huwag na tatakpan. Ah, diretso na. O, go. Game. Hi, friends. It's Jane and welcome back to my channel. For this vlog, kitang-kita niyo naman sa ating title, magkakaroon tayo ng collab with my friend, Christopher Mascarinas. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mag-subscribe ka na dahil ang lahat ng content niya is about tutorials pagdating sa visual arts. Kaya naman, for this collab, naisipan kong bisitahin natin ang kanyang studio slash working place slash kwarto kung ano ba mang tawag niyo doon. Basta doon nakalagay ang kanyang mga art materials at doon siya gumagawa ng mga kanyang artwork. Kung mahilig ka sa arts kagaya ko, kagaya niya, kagaya namin para sa itong video na to, kaya please keep on watching. So, sa ating harapan na po si Christopher Mascarinas. So, magsisimula tayo sa side na ito ng place ko. So, ito yung collections ko. Some of these are my works. Tapos, yung iba naman galing sa mga special na tao sa buhay ko. Ito yung hindi ko gawa. So, bigay ito nung dati kong kachat. Tapos, ito naman, parang in-arbor ko lang ito nung nag-meet up kami sa... Sige. Wait, Pinas. Yeah, tapos, ito naman, gawa yan nung crush ko. Ito naman, parang art trade lang. Walang tapos the rest, gawa ko na. Ay, ito din pala. So, ito naman, gawa ni Master Joel. Yung, kung kilala niyo siya, yun siya yung nandun sa taas ng marketplace sa may parking lot. So, eto na yung mga charcoal. So, mahilig ako dati mag-charcoal. Kaso ngayon, parang puro colored na kasi ako. Yung pinakabago ko dito is ito, which is yung nude. So, meron pa akong time-lapse video nyan sa aking YouTube channels. Visit nyo na lang. Meron ako ditong lalagyan. Actually, ano to? Makeup. Lagayan ng makeup. Pero yung laman niya, ano, calligraphy. Wow, dami! Ang sayo, tignan. Soon, ipipicturean ko sila. Naririnig niya ba? Dito naman, random things lang yan. Random stuff. Like this. Man, ayan, experiment. Charcoal something. So, nandito naman tayo sa favorite part. Meron tayo dito mapapansin na salamin. So, bakit may salamin dito? Parang hindi naman siya regular sa artist. So, naglagay ako ng salamin dyan para nakikita ko yung sarili ko. Tsaka, as ano, parang ginagawa ko kasing model yung sarili ko, katulad dito. So, kinakabisado ko yung face structure ko. Gusto ko rin ipaalala sa sarili ko na kakaiba ako, ganon. So, nakikita natin dito is yung set of brushes ko na luma na. So, sila yung mga una kong kinapitan. Yung mga nagsisimula pa lang ako. Tapos, meron tayo ditong dalawang bote, which is yung homemade watercolor inks. Tapos meron tayo dito ng sharpener na luma na sa 2016 ko pa yan binili. So meron ako dito ang ganito. Ito yung pinapatungan ko pag gumagawa ako ng mga portraits or magkukulay. Tapos sa ano nyan is yung nanggigitata kong cutting board. So itong cutting board is nabili ko rin nung 2016. Nung 2016 kasi ako nag-boom sa art. So dun ko na realize na artist ako. Glass din po ang kanyang table. Oh my god. Nice. Madumi na, maduming glass. So, ito naman, meron tayo ditong mga whips. Tapos mga magazine, mga random magazine na minsan pinagkokopyahan ko ng mga reference. Especially yung mga ganito. Oh. Kasi malilinaw yung kopya niyan eh. So, magandang pagkopya ng mga drawing. Ito tayo dadako, meron ako ditong easel. Wow, may stand. So, ito yung compilation ng mga drawings ko. Not sure kung ikapak. So, ito yung ibang sample. So, ito naman yung watercolor pencils na hindi ko na nagagamit.
So ito ay is yung colored pencil na hindi ko pa nagagamit. It is ano, Joseph Hardmuth, foreign brand siya. Tapos meron ako dito mga dried flowers, bigayan sa akin ng kapatid ko. Every Sunday nagbibigay siya ng flower. Wow. Ayun, nag-dry na siya diyan. So sa part na to, meron tayong brush holder, ganyan. Bigay ito ni Anna. So, ito naman yung bago after kong bumili dun sa National Bookstore warehouse sale. So, ito yung lahat na bili ko. So, meron ako ditong, ito yung parang starter ko. So, meron ako, puro brush to, tapos foundation. So, ayan pa lang naman, hindi ko pa naman na-explore yung makeup. Gusto ko lang sa makeup is yung art, especially yun sa mata, di ba? So, cinnamon tie dadak. Ang bili ko dito is 188 pesos sa Japan Surplus. Itong pahaba na yan. So, dito tayo sa una. Meron ako ditong tatlong sets ng more colored pencils. So, yung isa, lahat naman to bigay lang sa akin. So, yan. Yung nagbibigay sa inyo? Yung mga tita ko dun, coloring tita. So, ito yung sample. So, ito yung 76 sets ng kulin niya. International din yung manufacturer nito. So, more bigay din tayo dito eh. So nabubuhay po si Christopher sa bigay? Kung makeup brushes dyang, para sa drawing. Meron pa dyang gustong magbigay? Open na open po siya. Ito yung notebooks na, mahilig po ako sa notebooks. So, meron ako ditong calligraphy sets. Tapos ko ba mga gamit? Oh, shit. Alam yung nakakainis, binili ko to nung last December, 860 yung price niya. Tapos nung afternoon, mga January, naging 400 plus. Tapos ngayon, 600 na lang siya. Lugi pa din ako. Ito yung chok. No, yung charcoal ko simula nung 2016. So, ito, meron akong graphite set. Wow. Nabili ko to nung 100 kasi naka-destash. Yung, kunyari, akin yan, ibibenta ko na lang. Ah, parang second hand pa. Yeah, oo. Tapos ito, yung soft pastel bigay sa akin ni Ate Lourette. Ayan. Tapos ito, yung nag-trend siya. Ito yung gouache ng Basics. 60 pesos lang to dun sa Novo. Sa pangatlo, dito. So, ito yung mga watercolor sets ko. So, ito yung experiment ko. Nalagay ko lang sa pan. Oh, pwede mo rin yan i-vlog. DIY. Ito naman bigay. Mga professional watercolor shot. Nung bigay lang sa akin. So, ito yung personal set ko. Ito yung ako mismo bumili. So, ito yung Reeves watercolor. Tapos, ito yung bigay din tong part na to. Sabi nila, pag ganyan daw kadumi yung ano mo, magaling artist. Ka. Artist. Hindi, artist. Arts ka. Tapos, meron akin, ako ditong, sige, go. Hindi ako gumagawa, pero dinudumihan ka. Para may title ka na artist, no? Kanyari artist. So, meron ako ditong watercolor set na galing siyang Shinhan watercolor. So, ayan, bigay din to sa akin ni Ate Ver. Ano lang yan, lalagyan mo lang ng water, tapos parang dadami siya. Ayan, Shinhan Professional Watercolor yung name niya, yung brand or name. Tapos itong Karandash, ito yung favorite. So, ito yung Karandash, ano siya, water soluble na crayons. Yeah, oo, na crayons. Parang siyang watercolor pencils. Pero watercolor dito, crayons. Ito eh. Bigay lang din siya. Yeah, bigay. So, ito, binili ko na to. So, meron ako ditong metallic na hindi ko naman masyadong nagagamit. So, binili ko to 120 plus yata. So, ito yung, I guess, 2017 to, birthday gift sa akin ni Ate Mika. Yung master ko sa calligraphy. Diba? Sa Ate Mika. Yung price nito is 420 plus. Ayan. So, dito naman tayo sa pang-apat. Ano ko ditong gel pens na sets. From, no, hindi ko alam. Pang notes ko sana, hindi man ako nag-notes. So, meron ako ditong Titus lang. Meron ako ditong, ano, soft pastel pencil. Saan nakita ko rin sa, ayun ang Montmartre, sa art bar? Hindi ko siya gusto, pero bigay lang din naman, so kaya lang. So, ito, nanalo ko ng giveaway. Wow. Hindi siya yung lalagyan ha, ito lang. Yung pastel, ay ano? Oo, yung pastel. You're right. So, dito naman tayo sa next. So, ito yung extra ko na brush. Para sa... Parang hindi ko siya nagagamit. So, meron ako ditong wipes para sa makeup. Kaso hindi ako nakakapag-makeup. Ako ditong, ano, ito yung eyeshadow palette ko. So, bigay ito ni Tita Glo. Diba? Thank you po kay Tita Glo. So, 120 colors po ito. Thank you. Ayan, from nudes to makulay. Pero hindi naman pigmented yung iba. Pero nagagamit naman siya, so
Nagamit ko siya dun sa kapatid ko. Sure. Guys, magaling ako magkilay. Baka gusto niyo ng... So, niya mapag- so ay, ito yung ito pan pastel. Ito talaga ang inaabangan ko dito eh. Kasi nakakita ko nito sa art bar. Kasi di ko alam kung para sa 349 yung price niya. Pero nabili ko lang ng 50 pesos yato or 20 plus. Ganon. Ah, yan. Parang soft pastel din. Pero ano, na. Oh, parang powder foundation ganun. So dadako na tayo dito sa cabinet. Dito tayo magi-start ng lalagyan. So etong mga nandito is random papers lang. Actually dapat itong lalagyan na to is lalagyan ko siya ng mga sketchbook. So marami akong sketchbook dito. So bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8. So meron akong 8 na sketchbook. Pero hindi ko naman sila masyado nagagamit lahat. So ayun, random papers na siya. Tapos meron din akong artworks na pinabayaan ko na dito. So pakita na rin natin. Yeah. Natin is yung pangalawa. So, meron tayo dito. Kaya may natatanong akong prism ako. Tatlong art materials. So, wow! Ito yung prisma, bigay siya ni Tita Glo. Gamit mo ito eh. Ayan, natignan nyo yung skin tone. Parang tayo ditong soft pastel from 2016 yata. I'm not sure. Mura pa siya dito eh. 430. Ngayon kasi 800 na siya itang. Ay, bawal yun. Bigay din ni Tita Glo. Ano nga ba? Oh my God, 72. Ganda natin. Tita Glo. Okay, man. Oh my God, may pa ganito pa. Dito sa pangatlo, yung mga notebooks ko. Meron akong set. Series ng mga sketchbooks na anak ng Tokwa yung pinangalan ko kasi yung unang pumasok sa isip ko. So random lang siya. Ayan, itong unang page, unang part random. Oh my god. Ayan, random. Tsaka cheap lang yung paper na ginamit ko dito. So sunod ito, hindi ko pa siya napupuno. Pero ganito yung regular niyang size. Pero ganito na siya ngayon. So ayan, mga random lang siya. So kung ano-ano lang nilalagay ko dito. Kung ano lang maisipan ko talaga. So part ako dyan. Anak ng Tokwa din yung dilaw. So ito yung pangatlo. Ito naman pure sketches. Ito yung una. Ito isa. Tapos ito yung notebook ko nung senior high. Iba-ibang sad. Notebook ko nung senior pero may mga ganito. Ayan po, nagturo yung teacher. Yan. Pero lagi naman akong press. Ganyan. Mas marami pa, mas magaling ako mag-drawing sa notebook kaysa magsulat. Alam mo, calligrapher, di ba calligrapher ako? Pero hindi maganda yung sulat ko. So, yun lang po yung sa baba. Dito naman is yung mga coloring books ko. So, lahat ng ito ay bigay lang din sa akin. Pero, plan ko siya kaya. Kasi binigay ito sa akin para ko lang. Wow! Coloring books to lahat. Coloring books yan lahat. Tapos bigay lang ito sa akin lahat. Ito yung book na napanalunan ko international. So nanalo ako ng international coloring book. Nanalo ko ng 2K cash. Tapos dalawang copy ng libro. Tapos ginawang cover yung... Gawa mo? Oo. Ito yung gawa ko, yung background. Yan yung gawa ko. Second lang ako dyan, pero okay na rin ito, okay yun eh. Cover pa yung ano mo, gawa mo. So, we're done sa ating studio raid with Mascarenhas. Meron tayong isang tanong para sa kanya. Actually, hindi siya tanong. Basta, mensahe mo sa mga, sa ating aspiring artists o gusto rin maging artist pagaya mo? Kasi yung pagiging artist parang natural naman yun sa tao. Naniniwala kasi ako na yung every kids may parang nasa dugo na yung pagiging artist. Parang nasa sayo na yun kung paano mo siya i-enhance or choice mo kung i-enhance mo ba siya or hahayaan mo na lang. So yung mga artist ngayon na parang matanda na or parang in-enhance pa nila lalo, sila yung mga naka-survive. Kasi parang test yan pag bata ka pa eh. Tinitest mo yung sarili mo kung para ka ba sa arts. Di ba merong mga tao na para sa academics. Merong mga para sa arts. So, ayun. Tapos, kapag kulang sa gamit, parang huwag natin iisipin na, ay, kulang ako sa gamit. Kasi, nag-start ako, yung gamit ko parang iilan lang. Yung nakita nyo ngayon, hindi yun yung start ko. So, ito yung picture. So,
kung makikita nyo doon, parang charcoal lang yung nagagamit ko. Kasi yun lang yung meron ako. Tapos, ano yun, pencil lang yun na tig 13 pesos doon sa Samya. So, ayun lang yung kaya kong bilhin nung time na yun. Huwag nyong iisipin na ako, kaya ako ngayon na nakakapag-explore lalo ng art. Kasi marami akong gamit, maraming nagbibigay. Kasi, naghirap din naman ako. Duman ako sa point na, gano'n, naisip ko na, ay, nakakaingit kasi sila may ganung art material. So, kay, gusto ko rin matry yung mga ganung bagay. Hindi naman masama yung ganung mga pangarap, pero parang huwag mong mamadaliin na, ay, hindi mo na ako gagawa, ganyan-ganyan, kasi wala ako. Kasi kaya mo naman mag-practice kahit lapis lang. Pwede ka mag-start kahit yung monggol lang, kasi graphite din naman yun. So, tapos kung isasabihin mo na, kailangan mo ng mga magbibigay sa'yo, huwag mong iasa na may magbibigay sa'yo. Kasi darating naman yan, kung merong magbibigay sa'yo, darating din naman yung point na yan. Huwag mo nang madaliin. Parang magpursige ka na mangyari yun sa'yo. Huwag mong hanap-hanapin na ganyan-ganyan, eh wala ka namang ginagawa, ba? Diba? Tapos practice lang ng practice, yun yung sikreto doon. Kasi lahat naman ng magagaling, nagpa-practice, nagkakamali. Pag nagkamali ka, huwag mong isipin na, stop na, over na. Nagsisimula ka pa lang nun, ibig sabihin kapag nagkamali ka. At yung pagkakamali na yun, dun ka matututo. If you haven't subscribed to my channel is Guhit Buitre. Please click the subscribe button and the notification below. Besides, para ma-notify ka whenever I uploaded a new video. So expect me as an artist na mag-upload ako ng mga art challenge, art tutorials, and time-lapse videos ng mga ginagawa ko. So yun lang. Salamat! And your Instagram account. So yung Instagram account ko. So stay connected sa akin. So yung Instagram ko is Guhit Buitre. Pwede nyo rin akong i-ano sa Facebook, Christopher Bolterson Mascarinas. So, meron din po kaming gagawin para sa channel niya after this video. Ilalagay ko rin yung link sa baba. Ilalagay ako ng maraming links sa baba para hindi na kayo mahirapan. Para pindot na lang, subscribe, and follow na lang ang gagawin niyo. So, that's it for this vlog. Sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan niyo, please like this video. Lalo na kung gusto niyo pa kami makita together ni Christopher Mascarin. Comment niyo yung gusto niyong yes, gawin namin. Yes, yes. Dare us, challenge us. Kahit ano pa yan, basta kaya namin. Kahit di namin kaya, pipilitin namin para sa inyo. Wow. And also subscribe to my channel, to his channel, to our channel. And click the notification bell para updated ka sa aming upload. See you on my next video.